respeto sa aming komite at saka sa Senado. Naintindihan niyo po yun, Ms. Alice? Opo, Madam Chair. Alright. So, can you finally confirm before this committee, kayo ba si Guo Huaping? At bago niyo po i-invoke no, yung right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, diba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga file, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo, lalo na may prueba nang na-establish ang NBI at yung isa pang ahensya kinukumpara yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints niyo bilang Alice Guo at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, you know, for your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kinoconfirm at may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. Madam Chair, may I send you one related question? Madam Chair, may I invoke? I am not going to invoke or raise a point of order, but may I invoke Section 19 of our Senate offer to answer any question in an executive session? So I would just like to invoke that, Madam Chair, because the chairperson already stated that it will not in any way incriminate her, Madam Chair. Just to put that on record. Salamat, Sen. Joel. Exactly. So, inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, di naman kayo mai-incriminate, simpleng tanong kung sino ka. And the addition, unless hihingi pa tayo ng executive session, no? Lilipat pa kami, kasama nyo sa ibang kwarto para lang masagot nyo sino ba kayo talaga or palalabasin ng chair lahat ng mga taong ito para lang mag-executive session. And I would like, and before I proceed, I just like to recognize the presence of Sen. Loren. Salamat, Sen. Loren, for your good morning, Madam Chair. Good morning po. Miss Alice, gusto kong ipaalala sa iyo na ayon mismo sa Korte Suprema, in the case of Office of the Court Administrator versus you, quote, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. So yung tanong na sino ka ba? Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you insist not to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wenyi. Tama ba? Ang tatay ko po si Guo Jianzhong po, Madam Chair. At nanay si Lin Wenyi. Nako, Miss Alice, binabaliktad niyo na yung sinabi niyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo, si Lin Wenyi. So, baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wenyi. You were born in China, not in Tarlac, tama po ba? Ang alam ko po, I was born in Tarlac-Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala na nagbigay ng mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang, ini-insist niya, pinagpipilitan niyang napanganak sa Tarlac. Wala na pong maniniwala yan, alam na po natin yan. So, I'm just putting that on record. How can we extract the truth if the first question, wala pang question, ay nagsisinungaling na? Salamat, Sen. Loren. So, thank you. At nakahanda na nga at lalong tumitiba yung hinahain mo siya ni na Majority Leader at Sen. Joel at the proper time. Yes, Sen. Rafi, for one related question. Noong May 22 this year, hinamon ko si Alice Guo kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Ms. Alice Guo? Papayag ka pa ba mag-lie detector test para malaman natin yung mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Ms. Alice. Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sino ang i-consult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. Alright, you can do that during this hearing. Thank you po. Balikan ko namin yung tanong na iyon during this hearing. Thank you. Yes, very related. Madam Chair, obviously itong ng basto sa Senado ay wala pa rin, wala. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa finger prints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Guo Huaping
at si Alice Guo ay iisang tao? Ms. Alice. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta ako, alam ko po, ako po si Alice Guo po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. Ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions niyo rin po sa akin mamaya. May consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi niyong safety niyo mamaya. Pero ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity. Kung anong safety na sabi, kung meron bang interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay papatahimikin, o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Ms. Alice, tatanungin ko rin sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, simulan niyong sagutin yung tanong ni Sen. Roy. Ano ba yung sinasabi niyong safety na iyan? Sen, tungkol po sa personal ko pong safety po. Okay. Ano yun? Anong threat na, anong safety? So anong threat nakikita mo? Parang matulungan ka namin. Sige. May death threat po. May death threat. Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you discuss it in public? The people ought to know about it. May death threat po na may... Sino ang nagbabanta sa'yo, sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Ms. Alice, hindi kami ko rin... Tulungan mo ako, Sec, na may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa'yo? Sagutin mo na lang maiksi at diretso, Ms. Alice. Ay po, Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Sino po, may safety problem na po. Madam Chair, that answer is unacceptable. As far as unacceptable. Sa bilis, Madam Chair. Pero, sarap po, hindi po mo yung committee sa ganyang safety, pa ganun. Palay namin, kung binobola mo kami rito, pagkataas mo kaming bastos, pagkataas mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Ms. Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Dito na lamang na-aresto ka na at ibinalat dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guo Huaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang. No? Philippine passport. Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you. Pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino, paano ka nagkaroon ng passport, then, you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies, hindi ka namin maprotektahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I suggest to answer that. How did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office, and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to find out the syndicates in the government agencies. Madam Chair, to the committee, yung mga previous documents na sinabit mo sa mga banko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. Finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI, no? Result of examination after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ilial were found identical. Opinion, NBI to, in view of the foregoing, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ilial were affixed by one and the same person. Isang tao lamang. Yung una-unang tanong ko sa inyo, pero nagsinungaling pa rin kayo. Now, once and for all, Alice Guo, Alice Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be quick discussion sa ating mga senador. Kung maaari po, we are suspended for... Mabilis lang to sana, Madam Chair. Please, Sen. Rafi, and then you need to make a one-minute suspension. Yes, Sen. Rafi. Malala ko yung sa previous hearings ng committee ninyo, nabanggit yung pangalan John Patrick Samson, na supposed to be fixed na tumulong para na ma-facilitate yung pagkakuha ng late registration, birth certificate hanggang passport ni Ms. Alice Guo. Bakit hindi po natin siya iniimbitahan? Salamat, Sen. Rafi. Actually, iimbitahin natin yung si Jonathan Samson sa susunod na pagdinig. Bahagi po siya ng tanong ko mamaya-maya sa ibang resource person natin. So, last na po. Yes, please. Last na and last before na. We suspend. Yung last hearing, merong sinulat si Sheila Go sa papel na sabi niya secretary, hindi naman yun sa executive session. So pwede bang may divulge kung sino yung dalawang pangalan na sinulat na hindi nabanggit sa hearing ng mga senador?
Mamaya po ay i-divulge din yung dalawang pangalang iyon, pero meron na pong isang related resource person sa dalawang iyon na nandito ngayong araw at sigurado matatanong natin. Thank you, Madam Chair. Kasi kung hindi ka totoo nagsasabing may death threat ka. Miss Alice. Opo, Sen, magsasabi po ako, wag lang po in public. May death threat ka ba? Meron po. Magsasabi po ako, wag lang po in public. Well, I will accept that, Madam Chair, but ang problem kasi is... kung yung death threat na yan, totoo o hindi, Madam Chair, dahil ayaw talaga niya magsalita. I will yield, Madam Chair, to the wisdom of the committee. Thank salamat, Sen. Joel. At saka ang hirap kasi, ang dami mo nang sinabing hindi totoo eh. Tapos pabalik ka dito, magsasabi ka na naman ng isang malaking kwento, pinakamalaki so far, death threat. Kaya siguro na maintindihan mo, bakit hindi ka maniwala? Hindi na pa na pinatukumanan yung mga unang kasinungalingan mo ngayon, may bago pa namang gusto mong paniwalaan namin. See, don't get it. If you are having a death threat, you wanted to say it in public so that you can be protected. If you really wanted to... protection, Madam Chair. So, it doesn't make sense. Hiding it doesn't make sense, Madam Chair. I agree, Sen. Joel. Actually, kung talagang may death threat, mas talagang gustong, kung talagang humihingi ng protection, sasabi, walang kinalaman ng security threat din sa pagsagot lang tungkol sa pangalan ninyo. That's already established. The threat will not be made worse by confirming what is in documentary evidence. But in any case, gusto kong ipaalala sa iyo na ayon nga sa Supreme Court, in the case of the Office of Court Administrator VU, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. Add na sa iyo na po ito. Halos naduduwal na po kami sa pag-ulit-ulit nito. No? Alice Guo, ladies and gentlemen, is continue. It's constitutional power of inquiry. Lumalabas na, pinaglalaruan mo ang aming batas, pinapaikot mo ang mga Pilipino. Pero ibahin mo ang Senado. Ibahin mo ang Senado. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. Second motion, Madam Chair. Thank you, Sen. Joel. Yes, Sen. Madam Chair, when we were in recess kanina, the pending matter was the refusal to give us details of the death threats that she herself brought before us. Siya nag-volunteer. Binolunteer niya sa information sa atin eh. Then pinupurso namin ayaw mong sagutin. Ngayon, I think the prevailing sentiment is hindi siya makahingi ng executive session. Sagutin niya ngayon lahat. Yung kasi kung totoo naman na may death threat ka, na-monitor ka na rin nung nagbigay ng death threat sa'yo, kahit mag-executive session, di alam na rin niya, sinabi mo na rin sa amin, ikaw pa rin yung source. Kaya hindi kami papayag sa executive session. Ngayon, ang prevailing sentiment, if I'm not mistaken, is you have to answer, Alice, sa lahat dito, akong pinaka-lenient actually, na ayaw kayo cite in contempt. Eh. Pero in this particular case, kahit anong pag-isipin ko, you have to answer eh. You have to answer, and if we require you to answer publicly, you have to answer. You can invoke a right, pero pag-usapan namin yun. But when we deny that you are not entitled to such a right, then you have to answer. Otherwise, mako-contempt ka talaga. So I'm presenting that alternative ground, Madam Chair. If we can use that, kasi parang pagkalab ko nang nag-break tayo, that was the hanging matter na raised ni Senator Bato, followed up by Senate President Pro Tempore. So, actually, there are two hanging matters. Isa nga yung tungkol sa death threat na yan. Pero higit pa doon, yung question ng identity. Kahit hindi na ng NBI. At ting doon, may signature na allegedly coming from her, di ba? Did she deny or the signature? May entries doon na. May entries siguro doon, ano, na coming from the applicant. Tama? Am I mistaken as NBI director? I can flash the passport page, Mayno. And then, NBI Director Santiago, gusto niyo bang i-address itong matter, please? Send it, Your Honor, please. Yun pong sa signature, remember yung sa ACR niya, doon namin ibinase, ay meron pong iba ang signature niya doon. At dito sa NBI clearance na ibinigay namin sa kanya, iba rin po ang signature. They use the document, di ba? Where's the document? Please give her a chance, pakita natin sa kanya. For fairness sake, and then, pero pag i-deny niya na hindi niya in-accomplish yun, at what particular age, convinced na tayo din, therefore she's lying before us, di ba? Meron po tayo dito ang doctor's copy report na sinasabing identical ang fingerprints ni Alice Guo at ni Guo Huaping, at na yung fingerprints na iyon ni Guo Huaping at ni Alice Guo were exacted by one and the same person. Do you have the
the supporting document na ginamit ng NBI para dito? Para ipakita ulit. Dahil ipakita na natin dati kay Alice ko. Miss Alice, extraordinary ito ha. Kayo lang yung naalala kong resource person na ipapakita namin paulit-ulit ang mga dokumento sa iyo. Dapat naman siguro suklian mo yung komite na magsabi ka na ng totoo. Hindi ko going the extra mile ang komite. Pero kasi malalim pa rin ang sinusuki nyo. Comsec, do you have the supporting document on it para i-project dito sa ating monitor yung ginamit ng NBI to come to this conclusive opinion used in all courts of the Philippines ang fingerprint matching. Opo, Sen, ang understanding ko po, pagka sinabi ko po sa inyo sa executive session po, hindi po lalabas. Kasi nag-worry po ako sa sarili ko. Ganun din yun. Oh, sabi mo sa amin. Sen, ako po kasi ang Senate hearing po natatapos, pero natatakot po kasi ako sa magiging buhay. Ano po tinatakot? Nung kausap mo sa telepono? Have you threatened? Ko po muna i-discuss po sa public po. No. Opo. Kasi siya na po talaga sa inyo. How were you threatened? Yun lang tanong ko, how were you threatened? Hindi ko po siya may discuss po sa public po, Sen. Pasensya na po talaga. Eh talaga, makukulong ka. Madam Chair, if just in case the court will allow the Senate to... Age ng passport mo? Sagutin mo yung tanong. Risen ko ako, ikaw ba ito? Madam Chair, ako po si Alice ko po. No, hindi yan ang tanong ko sa inyo. Ang tanong ko po ay, meron kang monitor sa harap mo, kita mo yung page ng passport, kayo ba yan sa photo na yan? At asking yung pangalan nyo, alam na namin, gold mapping, ito ba ay ikaw? Madam Chair, meron pong pending case po sa akin po. You answer. Alright, you are not taking the many one last chances na binibigay ng committee ito sa iyo. You are denying your identity as growth whopping. So may I Madam return Chair, to... Chair, yes, minority leader. She was trying to invoke something. What are you invoking? For your refusal to answer, what are you invoking? Sent me pending cases na po kasi sa akin sa court po. Ang understanding ko po, lahat po nagsasabihin ko po dito may incriminating my own self po. Okay, this one. Ito, saan ito maka-incriminate? What particular case? May particularity? Hindi okay. Pwedeng wala. Opo, kasi may final po sa akin sa citizenship po na issue po sa court po. Citizenship? I think there are 7 pending cases po sa court po ngayon. Isa na po dyan yung citizenship po. Hindi kasi kunyari may kaso ka na estapa, hindi mag-connected sa estapa yan. So hindi mo pwede sabihin may kaso ko sa court. You have to specify saan ka ma-incriminate ng consciousness already. Who happens to be the younger Alice Goh, yun yung theory ninyo. Pero gusto ko ipakita natin sa kanya. Concept, pwede ba natin i-flash ulit yung ACR na yon at ipakita ulit? Madam Chair? Yes, and Rafi. Related question. Yes, August 27, 2024 hearing, page 141 of the transcript, inamin ni Sheila Goo na meron dalawang passport si Alice Goo. So that means dual citizen siya? Chinese and Filipino? Alright, salamat sa Rafi sa pagpapaalala. So dual citizen talaga kayo kahit sa pagkaalam ni Ms. Sheila Goh sa paalala ni Sen. Rafi. And in fact, alam niyo ba na hindi pinapayagan ang dual citizenship sa China? Dito lang sa Pilipinas meron na ganyan. Pero sa China, bawal yun eh. And yet, you have both Filipino and Chinese passports sa testimonya ni Sheila Goh. Madam Chair, I have only one Filipino passport po. Yes, you have only one Filipino passport, but you have a Chinese passport. Wala po akong Chinese passport po. Okay, Comsec, pwede natin ipakita yung hinihingi naming ACR before we act on the, we finalize the motion of the chair seconded by Sen. Joel. Okay, so baka pwedeng, yan na ba yung pinakamalaki? Alright, so ito po ang ACR for. Hindi na yan musmus na lying. So, I think, tapos na po yung ano nyo eh, na-declare nyo na siya in contempt eh, nag-elaborate lang naman ako na, ano, tapos na po, na-declare nyo na po siya on the lying pa ito, not on the refusal to answer dun sa death threat. So, sorry, Alice, ako, I gave you a chance, you mean to say, pati yung paglalagay ng fingerprint mo ron, hindi mo naalala. So, medyo ano na po yon, medyo
Laird. So difficult to, masyado lang mahirap paniwalaan na paano, tumog ka, kinuha ang fingerprints mo, pinilit ka. It's too much. But hindi na po sanggol yung naandun sa litra. So, hey, you do not know how old were you? Wala pa ako naalala, Sen, na may ginawa pa akong thumb mark po sa ganung papel po. May perma ba yan? May perma? May perma. Oh, did you sign it? Did you sign it? Wala ka rin maalala na pinirmahan mo? Ha? Wala po. Sa ACR. Perma mo ba yan? Tingnan natin ulit yung ACR. Perma mo. Yes, ipakita natin yung kaninang ACR form, yung may photo, fingerprints, at saka pirma. Oh, yeah, may signature. Is that your signature? Oo. So, ang pinapakita natin, yung fingerprints ni Alice Kuo, pero nung kinumpara ng NBI, dun sa fingerprints ni Guapo Aping, identical, matched po. Teka muna pala. Madam Chair, the letter answer, is that your signature, Alice? Doon sa under po ng picture po, signature ko po yun, pero hindi ko po alam paano nangyari po yun. Paano hindi mo alam paano yun? Hindi ko po talaga alam, Sen. Hindi mo alam na pinirmahan mo, pirma mo yan? Sen, hindi po, wala pa akong pinirmahan po ng ganun dokumento, pero... Na whether Guaping and Alice Go... identical at iisa dahil convinced na po tayo doon eh. I mean, how can you doctor yung mga fingerprints, Madam Chair? So ayaw niyang sagutin yon, but overwhelming, siya ho yun, si Guaping. Kaya baka dapat ang tawag natin sa kanya Guaping, hindi Alice Go, dahil mahirap na tawagin siyang Alice Go, hindi naman pala siya Pilipino. But let me just ask yung tinatanong kanina ni Sen Jinggoy, kilala mo, Alice, Guaping, yung tumawag sa'yo, na nagbibigay sa'yo ng death threat, kilala mo po yun, di ba? Kasi otherwise, hindi mo siya sasagutin at hindi mo kikilalanin na totoo at may bigat yung death threat sa'yo. Is that correct, Your Honor? Your Honor, isa po doon, kilala ko po. Pero i-clarify ko lang po yung nakita ko po kanina sa monitor po. Yung signature po, aking po yung signature, pero hindi ko po alam kung bakit andyan po yung signature. Hindi po na po ako nagtatanong doon. No. Hindi na ako nagtatanong ng Guaping. Hindi na ako nagtatanong kasi klarong-klaro sa akin, hindi po pwedeng doktorin yung fingerprints mo. So ang tinatanong ko, kilala mo yung nag-death threat sa'yo, saan siya galing? Dito ba siya sa Pilipinas o sa abroad? Local po, dito po. Dito sa Pilipinas. So sa Pilipinas, nanggagaling, umapit o nag-report sa PNP Chief o kay SILG? Sagutin ko na po. Yes, one more time, Miss Alice. One last time. Yes po, Madam Chair. You answer the question of Senator Joel. Sen, okay lang po, paulit po. Sorry po. Madam Chair, I hope the lawyers of Alice Go must advise.